guys! Hello mga mommies! It's me again and welcome back to my channel. If you're new here, I'm Mama Au by the way. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe to my channel. And hit yun na rin po yung notification bell para ma-remind kayo sa mga future video uploads ko. So naghahanap pa kayo ng idea or information about mura at saka affordable na sterilizer na pwede ninyong gamitin for your baby at personal use? Kung oo yung sagutin nyo, then this video is perfect for you. Kasi for today, I'm going to do an honest review at saka unboxing sa isa sa mga certain product na binili ko for my upcoming baby girl. So itong product na to is very relevant at saka helpful today, lalo na may pandemic tayo at maraming mga virus sa paligid-ligid. So hindi ko na patatagalin, ang product na to is Baby Bee UV Sterilizer. So if you're interested and you wanted to know more about this product, then please keep on watching. Natanggap ko to mga few weeks ago na and hindi ko pa talaga siya nabubuksan for the purpose of this video. And before natin alamin yung mga specifications at saka yung product mismo, eh papasensyahan nyo na po yung alipores na nasa tuktok. Sobrang epal po eh. And ayan po siya, nakatingin po siya. And sobrang fierce. Alis ka na dyan, Day. Alis ka na, be. Say, alis ka na, dali nga. Dali na. Agoy! Huwag ka maldita! Dali na, dali na. So, nabili ko to mismo sa Baby Bee na online store sa Facebook. Na-introduce ko na rin po to sa previous uploads ko or vlog ko. So, if you wanted to watch it, yung mga links po is nasa baba lang. So, sa box pa lang mga mommies, is pasado na talaga siya sa akin kasi very sophisticated and malinis yung dating niya sa akin. And nakalagay dito yung mismong image ng product na to, which is color white. Pero meron pa silang isang kulay, which is mint green or something green naman. And yun actually yung in-order ko. So later, makikita natin yung actual product mismo na ganun yung kulay. And ito yung mga features ng items na to na pwede natin i-expect once na gamitin natin ito. Nakalagay dito Philips UV lamp. So I think malaking edge yun kasi trusted brand yung Philips. So, ito yung germicidal UV light bulb na ginagamit nila. So, okay yun sa akin. UV disinfection sterilization. May drying disinfection din. Turbine thermal cycle technology. Hindi ko alam yun. And then, meron siyang buzzer sound indicator, which is good. And then, easy to operate. It has light indicator. Okay din. And filter. So, yung mga features na to, kung ito yung mga hinahanap ninyo sa sterilizer, then okay tong product na to. And then, dito sa gilid is nandito naman yung specification ng mismong model. So, yung model is BUV6900. Capacity niya is 7 liter. And sterilizing power niya is 4 watts. And yung dimension niya is 28 by 24.7 cm. So, tingnan natin yung size na yan kung okay ba sa inyo or hindi. So, i-unbox na natin. So, ganito yung itsura niya. Andito yung resibo galing mismo sa vendor. Nabili ko actually ito worth 3,999 pesos. So, ito yung actual price niya talaga, yung retail price niya. Pero, since may promo to nung binili ko, meron akong additional or free na UV light bulb. Kasama na siya sa binayaran ko. And this cost 700 pesos. So, okay na rin kasi may extra akong isa, diba? So, hindi ko na kailangan bumili once mangangailangan ako palitan yung bulb ko. So, sulit na rin. And then, nandito yun, din yung BBB user's manual. So, basahin ko na lang ito later. And ganito yung kulay po na product. Yan. So, ito yung parang mint green. So, nandito, naka-enclose siya sa isang parang tray na malaki. Parang egg tray. Ayan, so ito na po yung itsura ng ating Baby Bee UV Sterilizer in Pastel Blue. So kanina panay green ako, so hindi pala siya, mali pala ako, pastel blue pala siya instead. Then, kung makikita natin dito, ayan,
Ito po, meron po tayong four main functions ng sterilizer na to. So later, i-discuss natin yan isa-isa. Iti-testing natin. And then dito sa center naman is merong bilog. Ayan. Eh, yung display light na yan, parang nagbibigay siya ng signal once na isa sa mga to is nag-ooperate. Then tingnan natin yung loob. So ito po siya. Ayan. And then tingnan. Kamalo. So, ayan. So, in terms of capacity, yung size niya, is, okay naman siya sa akin. I think kakasya dito, ayan, malaki naman yung tank niya sa loob. Parang kakasya dito yung mga 6 to 8 bottles, depende kung anong brand. And then, meron din siyang maliit na division dito na parang basket na nakahang. Dito mo ilalagay yung mga maliliit na items, like silicone nipples or anything na maliit. Para hindi siya mahalo dito sa tank na dito sa baba. And then dito naman is ito. Is it din dito yung UV light bulb nakalagay. So pwede itong matanggal just in case kailangan palitan nung light bulb na yun. And then dito sa gilid. Ayan. So nandito yung air intake ng item na to. Andito yung filter na sinasabi natin kanina sa pictures. And ito yung saksakan. So, yung saksakan kailangan may adapter ka kasi para magamit mo siya. Okay, so itetest na natin yung mga main functions na na-mention ko kanina. So, yung main functions is meron tayong auto, sterilize, then dry at saka storage functions. So, saksak na natin para ma-turn on siya. Yan. So, kung napapansin nyo, biglang nag-blink ng light at saka may beep sound. So, yun po yung light at saka sound indicator natin. Ibig sabihin na turn on na itong sterilizer na to. So, unahin na natin yung dry function. Yung dry function, gagamitin mo siya kapag yung purpose mo lang talaga is madry yung object na nilinisan mo. So, pagka after mong linisin, gusto mo lang siyang i-dry, then ito yung ipipress mo. So, press mo lang siya. Yan. So 51 means 51 minutes. Then press mo lang ulit to cancel the operation. Yan, kung gusto mo siyang i-cancel na. And then once na mag-start na yung operation, magsi-signal light yung nasa gitna. So tingnan natin sa sterilize. So ito yung sterilize function naman. Ito yung gagamitin mo kapag yung purpose mo lang talaga is i-sterilize yung gamit. So after mong linisan, hugasan, then gusto mo lang siyang i-sterilize. No drying needed. So, ito yung gagamit. Ito yung ipipress mo. So, press mo siya 11. Ayan. Kung makita mo siya, ayan, nag-light siya dyan. Ibig sabihin, nag-ano na siya, nag-indicate na siya na nag-operate na siya. And then, press mo lang ulit to cancel. Ayan. So, itong sterilize, meron tong options, other options. So, meron tong 11 minutes, 16 minutes, at saka 21 minutes. So, ikaw nang bahala kung alin dun yung prefer mo na tagal ng pag-sterilization. Yung drying din naman, meron din siyang other option like 51 minutes at saka 41 minutes. And then, the most used na function dito is yung auto function. Ito, ginagamit ito kapag gusto mo after mong i-sterilize yung gamit, is gusto mo din siyang i-dry. So, both sterilization at saka drying, itong auto, that's why ito yung pinakagamit na function. So, pag-press mo natin yan, 51 minutes din siya. And then, press ulit to cancel. And then, yung last natin na function is itong storage. Ito nandito. So, kung gusto, after mo ma-sterilize, gusto mo lang siyang i-store kasi gusto mo lang siyang malinis talaga, ayaw mo ma-expose. Then, i-store mo lang yung gamit. So, storage yung pipiliin mo. Yun yung ipipress mo. So, pag-press mo siyang ganyan, ayan, 51 minutes din siya. And then, nag-light na siya dito. So, press mo lang ito kasi. Yung storage, it will last up to 72 hours. And then, parang every 2 hours ata is nag-sterilize siya automatically. So, just in case ayaw mo talagang madumihan yung gamit, since hindi mo pa siya gagamitin, so i-store mo lang siya. So, perfect yung storage sa ganong klaseng function. So, ayun, nakita na natin kung paano to gamitin. And alam na rin natin yung features ng sterilizer na to. So, i-point out ko lang kung ano yung mga nagustuhan ko. Unang-una gusto ko yung hitsura niya, very simple and elegant. And ang lakas niya makasosyal, di ba, yung hitsura niya. I also like the color, di ba, pastel blue pala siya, so hindi pala siya green. And user-friendly din siya para sa akin. Kasi sobrang dali niyang sundan yung
instruction kung paano gamitin tong functions na to. And even yung manual, may mga tips sila doon, madali lang din sundan. So, you can just check it, just in case bibili kayo ng sterilizer na to. And the last one is yung portability niya. Para sa akin, hindi siya malaki, hindi rin siya ganun kaliit. Kung nakikita natin kanina sa capacity, kaya niya mag-hold ng enough objects. So, okay na yun sa akin. And surprisingly, hindi siya ganun kabigat. So, yun nga, kung magbabiyahe ka, ako pupunta ako ng province, so pwede ko atang i-hand carry to kasi hindi nga siya mabigat. Ayun, so ano ba yung kailangan natin consider before buying this one? Because honestly, isa ito sa mga malaking investment din na ginawa ko when I was completing my newborn essentials. So una, kailangan natin malaman na may two types of sterilizer. Merong steam sterilizer at saka UV sterilizer. So depende na yun sa inyong mga mommies kung alin yung pipiliin ninyo. You can do further research kung alin yung mas makakapagbigay sa inyo or makakapag-provide sa inyo ng comfort. Kasi ako, yung main reason kung bakit talaga kailangan ko ng sterilizer is convenience. Kasi since wala naman akong katulong or mag-isa ko lang ginagawa yung mga household chores, kailangan kong mapabilis yung mga gawain ko. And bawat oras sa akin is very important. So, kailangan ko ng gamit na makakatulong sa akin makatipid ng oras. And sa tingin ko, mabibigay sa akin ng sterilizer na to yung purpose na yun. So, at the end of the day, kayo pa rin naman mag-decide mga mamis kung anong klaseng sterilizer yung kukunin ninyo for as long as mabigay niya or ma-provide niya yung kailangan ninyo. Yun lang naman yung magmamatter dun. And then pangalawa, yung dapat na kinonsider ko is ano ba yung hinahanap mo sa isang sterilizer? So, as I've said, ako nag-research talaga ako ano ba yung brand and then kung ano ba yung pinakakailangan ko na function or feature. Ako gusto ko talaga may drying function. So, sa tingin ko, mas mabibigay in terms of flexibility, mabibigay ng UV sterilizer na to yung kailangan ko. Aside dun sa convenience is, kailangan ko ng sterilizer na very effective din. And then, yung isa sa mga kinonsider ko din, of course, is yung cost. Kasi, syempre, parati kong ini-stress sa mga previous vlogs ko na very practical and budgetarian mama ko. So, kailangan ko makahanap talaga ng affordable at saka murang sterilizer. And ito na talaga yung nahanap kong pinakamura at affordable na sterilizer sa market. So, for me, very worth it talaga para sa akin yung sterilizer na to. Kasi kanina pa lang, nung tinetest ko siya, parang na-excite na ako na talagang ito yung kailangan ko. So, ayun mga mamis, i-consider nyo yung anong type ng sterilizer na bibilhin ninyo, kung anong hinahanap niyo na feature or function sa isang sterilizer, and of course, yung cost din ng sterilizer. By the way, kung gusto niyo palang bumili or mag-order sa product na to, you can always reach out BBB through online. So, pwede dumiretso kayo sa website nila, or Facebook, Messenger, Instagram, and then available din sila sa Lazada at saka Shopee. So, isa rin po yun sa mga magandang experience ko when buying this product. Kasi ang ganda po ng customer service ng BBB. So, plus point sa akin yun. So, ayun mga mamis, yun lang po lahat. I hope you like this video and I hope nakadagdag ako ng information sa inyo or idea. Just in case interested kayong bumili ng sterilizer for your baby or for personal use. So, that's it for now. I hope to see you in my next video. Thank you so much for watching and listening and God bless!